Los Angeles Lakers lumalakas na sa kanilang pagkaharap kanina kontra Houston Rockets. Ito ay kanilang pinagpiestahan. Nanalo ang Lakers 95-85. Nagkaroon ng magandang gabi si Russell Westbrook, almost triple-double, 20 points, 8 rebounds at 9 assists. At kahit na inalat si LeBron, siya din naman ay nag-contribute ng 15 points. Pero hindi matatawaran ang ipinakitang performance ni Carmelo Anthony. Kahit siya ay galing off the bench, 23 points, 3 rebounds, 4 blocks, 2 steals at 5 threes at mayroong 57 field goal percentage. At maliban dyan, naging susi nga rin ng Lakers ang kanilang mahigpit na depensa. Nagkaroon lamang sila ng 12 turnovers samantalang 25 ang sa Rockets. At nagkaroon sila ng 15 steals. At samantala pinag-usapan niya ng gusto ang kakambal ni LeBron na siyang nanunood ng kanyang laban. Sino nga ba ito mga sir? Baka makalimutan nyo ay Halloween ngayon. At kaya tayo'y makaka-assume na ginaya nga ni Patrick Christopher itong si LeBron bilang kanyang Halloween costume. Yes mga sir, ang pangalan ng kakambal ni LeBron kanina ay itong si Patrick Christopher na isang designer at former player ng Utah Jazz. At ang kanyang kapatid na si Josh Christopher ay rookie naman ng Houston Rockets. At sa ibang balita, Kristaps Porzingis, pabigat na nga ba para sa Dallas Mavericks? Nagkaroon ng issue itong si Kristaps Porzingis kay Luka Doncic, pero sa bandang huli ay mas pinili pa rin niya na hindi umalis sa Dallas Mavericks. Pero sa ngayon, ang lumalabas ay tila pabigat na itong si Porzingis para sa kanila. Kung itong si Kristaps Porzingis ay nasa loob ng court, nag-i-struggle itong Dallas Mavericks. At ayon sa datos, ang Dallas Mavericks ay minus 30 pag si Porzingis ay nasa loob. Ibig sabihin mga sir, hindi maganda yung kanyang impact. Pero kung siya ay nasa bench, ang Dallas Mavericks ay plus 27. Ibig sabihin ay hindi sila nag-i-struggle at maganda yung kanilang execution. As of now, katulad ng ibang mga manalaro, nag-i-struggle nga din itong si Kristaps Porzingis. Siya lamang ay nag-a-average ng 12 points. Para sa inyo mga sir, dapat na bang i-trade ng Dallas Mavericks itong si Porzingis? Dahil noon pa man nga, isangkot na siya sa mga trade rumors. At sa ating huling balita, Steve Kerr mayroon pang secret weapon. Pero ito ay hindi sa Stephen Curry. Sino nga ba ito mga sir? Walang iba kundi si Gary Payton II. Ang isa sa mga factor kung bakit siya ang kinuha ng Golden State para sa kanilang 15th roster ay ang kanyang magandang depensa. Pero so far sa ngayon ay napamangha niya si Steve Kerr pati na sa Stephen Curry. As of now, hindi mo lang siya maaasahan sa depensa. Pero kung sa tuwing nagkakaroon siya ng open shot, siya hindi takot na tumira at pumapasok naman kagad. Ibig sabihin mga sir, ayon pa kay Steve Kerr, tinatrabaho niya yung kanyang shooting. At ang kanyang labis na nagustuhan kay Gary Payton ay kahit nabigyan naman siya ng 20 minutes na playing time o wala, nandoon pa rin yung kanyang lakas, yung kanyang enerhiya at laging handa gabi-gabi. At ayon din kay Stephen Curry, ito ay magandang desisyong ginawa ng Golden State Warriors na pabalikin si Gary Payton. Ayon mismo kay Curry, nagustuhan niya yung fighting spirit, yung pagka-competitive ni Gary Payton, nakafocus lagi sa laro. At syempre, hindi mo lang talaga maasaan sa depensa, kundi maging sa opensa. As of now, lahat ng mga players ng Warriors ay nagko-contribute sa iba't ibang bagay. At kahit na nag-i-struggle sa step ng kaunti, nandyan din yung kanyang mga kasamang sinasalo siya. At yan lang muna sa ngayon ang ating mga first break balita. And as always, thank you for watching. Peace out.